pinaghalong luya at sambong na ginawa natin tsaa. Mainit-init pa ito mga ka-music. Tignan natin. Sarap. So ito mga ka-music, kukuhanin ko rito itong nasa sako na luya. Pwede na sigurong harbisin to. Ayan mga ka-music, oh. Natabunan na siya ng mga ulay dito. Hindi ko alam kung maraming laman to. Kasi matigas ang lupa niya. Ayan, oh, napakatigas ng lupa. So nagkamali tayo ng tanim nung una. Dahil matigas na lupa ang nataniman natin, ang bigat. Mabuhat, ang bigat. Susunod na magtatanim tayo mga ka-music. Ayoko. Dapat ito ay malambot ang lupang pagtataniman natin. Ayan. Daming langgam. So doon natin nilalagay sa maluwag. Ayan, mga ka-music, yung luya na aking tinanim. So, kailangan po ito, kailangan nating sirain itong sako. At bulok na rin naman ito, hindi na rin ito magagamit sa sunod. Para mabilis natin maharbis itong luya. Tigas ng lupa mga ka-music. Itong ibabaw na lupa, bagong lagay ko to kaya malambot to, sa ilalim ang matigas. So magagamit pa rin naman natin to. Wala pang masyadong laman. So itatanim na lang ulit natin tong mga bagong sibol. Pwede. Masyadong nakausbong mga ka-music. Kuha ng matigas ang lupa. Ayan, hindi masyadong makiwang mga laman. So kaya dapat sa susunod na magtatanim tayo, kailangan malambot ang lupa mga ka-music. Ayan, maliit ang laman yan, hindi siya makatubong maayos. Matigas ang lupa na tinaniman natin, parang bato. Kaya hindi siya makausbong. So sa sunod mga ka-music, pagtatiniman natin dito ay malambot ng lupa. Hindi katulad nitong parang clay. Ayan, kasi hindi siya makatubo. So ito ang mga luyang laman. Hindi siya masyadong lumaki. Kaya sa susunod, pag nagtanim tayo, dapat malambot na lupa mga ka-music. Ito, pwede na itong pang-seedling. Ito, yan. Abangan nyo mga ka-music sa susunod pagtatanim ko ng luya sa sako. Ipapakita ko sa inyo. Wala pa lang speaker. So ito na mga ka-music ang na-harvest naming luya. Hindi siya masyadong lumaki gawa ng matigas ang lupa na pinagtaniman natin. So ito yung lupa na pinagtaniman natin. Parang clay, matigas. Kaya sa susunod mga ka-music na magtatanim ako ng luya, dapat malambot ang lupa.
pipiliin natin ang malambot ang lupa, kaya ganito ang tubo lang mga kamusik, maliliit ang laman. So abangan nyo mga kamusik sa susunod na pagtatanim ko ng luya, dapat itanim natin ito sa malambot na lupa. So papakita ko sa inyo mga kamusik yung tanim kong bago, malambot na ang lupa nito mga kamusik. So ito na mga kamusik ang bagong tanim ko, isang sako pa lang to. So habang umuusbong ang mga dahon yan sa taas, tatabunan natin yan ng lupa na malambot. Hanggang sa susunod mga kamusik sa pagtatanim ko ng mga gulay dito sa aking bakuran. So ito lang muna ang na-harvest natin ngayon. Ayan, may talbos ng kamote at dalawang pirasong siling pula. So ito na yung mga luyang na-harvest natin. Ayan, mga kamusik ang na-harvest nating luya. So ang iba dito ay pang seedling natin para ilalagay ulit natin ito sa sako na malambot na dapat ang lupang pagtataniman natin mga kamusik. So ito na, harvestin na natin itong luya na to. Nandito nakalagay sa sako mga kamusik. Ayan, lumilitaw na yung laman niya. Siguro malambot ang lupa nito kaya malaki ang laman. Halos mag-isang taon na ito nung aking tinanim ito. Siguro bandang December ko to tinanim, ngayon ay nasa September na tayo. Almost one year na ito. So ito yung laman niya, malalaki. Malambot ang lupa mga kamusik, malaki ang laman ng luya. Ayan yung laman niya. Medyo matigas pa nga ang lupa nito. So yan mga kamusik, ang tanim kong luya. Sa sako lang ito mga kamusik. Oh, laki oh. Laki ng laman. So dun sa isang tinanim ko na hinarvest ko nung nakaraang linggo, walang laman. Ito, malalaki ang laman nito. Maganda ang tubo ng luya dito sa malambot na lupa. Kailangan talaga malambot na lupa para malaki ang luya. Maha-harvest natin. Ayan mga kamusik, malaki. Luya yan, luya. Tingnan pa natin baka mayroon pa rito. Ayan, maliit lang ito. Ito pwedeng pang tanim to. Ang bagong tubo lang. So yan lang mga kamusik ang nakuha natin na luya. Ito, malaki-laki na rin ito. Makikita nyo sa mga sako ko lang yan tinatanim. Yan, sa mga sako ko lang tinatanim yan. Dito papakita ko yung bago kong tanim na luya. Yan, kailangan malambot talaga ang lupa niyan. Tulad nito para yung laman niya nakaka usbong siya, lumalaki siya. So mayroon pang harvestin tayo dito sa next week naman to. Kasi marami-rami na yung nakuha natin. And then marami pa rito. Ayan, marami pa dyang luya. So gagawin natin itong salabat. May pang salabat na tayo. Oh, mayroon pa rito. Ayan, mayroon pa. Sumama dun sa dahon. Ayan yung dahon niya.
lapitan na ng mga damo. Mga ka-musics, asa ko lang tinanim natin yan. Meron na tayong luya. So mga ka-music, kukuha tayo ngayon ng dahon ng sambong. Ihahalo natin dun sa luya. Gagawin natin salabat. Masarap itong haluan ng dahon ng sambong. So dito lamang yan sa bakuran. Kung may tanim tayong sambong dito, pwede na ito ihalo sa luya. Ganito ka raming talbos. Isang talbos lang ng sambong. Ihalo natin ito sa luya. So mga ka-music, kaya halo na ito natin sa ating salabat. Hayaan lang natin kumulo yan ng 2 or 3 minutes. So, pwede na natin gawing tsaa, salabat na tsaa na may sambong na pinaghalong sambong. So ito na mga ka-music ang finished product ng ating luya na may halong sambong. Ayan. So lalagyan natin ng asukal. So lalagyan natin siya ng isang kutsarang asukal para manamis-namis siya, hindi siya mapait. Ayan. Isang kutsarang asukal, okay na yan. So, ito na mga ka-music, ang finished product ng pinaghalong luya at sambong na ginawa natin tsaa. Mainit-init pa ito mga ka-music. Tikman natin. Sarap. So, nilagyan natin ito ng kunting asukal lang para hindi naman siya masyadong mapait. Sarap. Mainit-init pa. Umubusok pa. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye mga ka-music. God bless you always.